Today, just call an Esmeralda falls down. This is the Tunasil, getting set up by ONIC, simula ng MPE. Already 3/4 HP, but this is a 4v5 scenario. The max sa numero ang ONIC dito. And I feel like MPE, they have to respect this. Yung game natin. Pero lalabanan ata si Arts, wala nang takas dito. As looking at his stamps, ang magiging side niya bago sa pagkamatay. At tuloy-tuloy na nga dito ang Alice. Pero sumabay doon sa mga love waves. Dahil sa kanyang dispersion. Wow. First game. Man, ang masasabi ko lang, sobrang daming kumbaga sa basketball turnovers para dito sa side. Laban dito, sobrang daming crucial kickoffs na dapat sana hindi nangyari. Kasi nabibigyan ng space bigla. Mukhang babagsak siya dito, but he will survive for just a little bit, pero hindi pa matangke ang damage na nanggagaling sa LPE. Maliban na nagkamali ang ONIC game 1. So for this game, the 2 and ONIC PH na nga. Kayang-kaya ni Dlar for sure, yung mga ganong movements, kaya niya mga outplay. But again, we're mentioning na yung Louie at level 1, parang baliw ito eh. May stack yung first game niya. So pwede kang mag-spam na mag-spam. Kailangan mo dilema kapag nag-4 yan, at pag nauntog lang so ngayon, same yung lineup sa ONIC, pero better kasi yung response nila sa LPE. May setup sila tapos may burst damage naman sila this time. And Dar again, nahanap na naman siya ng LPE and ONIC. Inaabangan na dito si Aspect, pero habang nangyayari yun, again, the power of this direction. Nasa mid sila, pero may nagpa-turtle pala. May nagpa-turtle pala like si Dar. And again, yeah, talaga ang ganda ng pasok ni na Aspect dito. And this is probably LPE, then they need to be patient. Para kay Dlar, wala masasabi ko dito. Dalawang wagon ang wala kay Dlar dito. Buti na lang nakuha niya yung isa dito. Kasi ang daming mga parts ng laban. But this is a great start. Para kay Rio, tama ko siya mag-level 4 dito. Level 3 pa lang si Dlar. So ngayon, Alice, pwersa si Dlar mag-stay sa lead. Habang nagka-turtle na ang LP. Maagawan kaya sa Dlar. Dito na agaw ni Hate ang turtle. At mukhang putuloy pa nga dapat. Tempest of Blaze dito para magbigay ng oras. At mukhang babagsak na nga ang Esmeralda dito. At magkakatikit-tikit natin. Oh my! Super perfect ng clash na yun for both of the teams. Perfect setup for the Louis. But unfortunately, ang masasabi ko talaga, Louis pa rin ang Esmeralda kapag level 4. Ang isang lamps. It meant Jay mula doon sa simula nung laban doon. Pero actually, napalik ng ONIC yung momentum na gusto nila. Again, this is Jay on this Angela. Lagi na lang meron mga clutch movements. Hindi na kayang panalo pa. That's a good surprise kay Angela ko. Hard guard, protektado ang puso. At ito na nga, pinapasok naman. At Tempest of Blaze na tinawag dito. Aspect kung magbabagsak tayo. Just a hard move. Alam na nila dapat this time na ONIC na gumagawa ng Tempest. Again, good positioning. Unahan nila sa boss. Sobrang unfortunate nun kay Aspect. Gusto nyo lang sana mag-poke doon at mag-try na saka yung Angela, kaya mag-stand sila. Pero yung won't do that sila. Kasi merong global presence sa ONIC. Huwag lang talaga silang magpapa-aware sa hindi ka pwede mag-take ng mga poke-fights ng mga ganks. As long na buhay itong Angela na to. Patutun, isang back, isang after. Kaya talaga ng LP. Pero yung makabawi dito. Isang pagkakangan nila sa ONIC ay pwede magbago ang kanilang kapalaran ng ONIC. Almost got the kill. Almost is never enough. Yeah, ganun niya kakabisado itong Tams. And the LPE, I think what they're trying to do is just poke. Pero sa poke nila kasi, may part na nagigingin sila na teka, baka mapatay kasi natin. Baka makapunta natin. Again, ang hirap. Bakit? Una, Umi, meron kang global presence ng Angela. Meron ka pang Ling na mabilis din mag-response. So, ang taas ngayon ng response rate ng ONIC. Ano lang ang meron ng LPE? Meron lang si
sila dito ng TV na nagbumula sa diversion ni Carve. So ngayon, mauuna talaga ang ONIC. Oh no, that's a great Louie combo here. Pero again, yung burst na meron na yung ONIC, oh no, napakasakit na mukhang nakagawan din. He is 415. And talagang perfect pa na ito, no? Talagang bilis itong line. Kailangan dito ng LPE maging disiplinado sa pag-una, pag-fake ng kanilang diversion at pangalawa sa pag-poke nila. Again, pwede nilang evade dito yung ultimate block. Okay. Rotation on the backside. Massive combo from the Louie. But Arms, nahuli siya dito. Ni Hate, nandito na rin sa likod si Alice. Tempest of Blades, hindi tatama dito ni Arms. Buhay na buhay pa rin at sa backside na patakan. Nakapatay na pala Harley dito. Vimo, very low on HP. And Iyaku, bitin na bitin. Hindi sa patang kulang. At kung si Aspect na sunod, makakapagkagaling sa mga mga na konti. Pero Love Wings ang tatapos dito. Jake the Dog still alive. 1v1 against Jay, pero BMI to the exit. Yun na, and that's a fight na one. Yung paghahalo doon, at least 1-for-1 na ata ang trade na yun. 1-for-1, pero ibibigay ko yung trade na yun kahit papano sa LPE kasi nakikita natin sila na nakakahinga. This is the same lineup ng ONIC yung game number 1, pero better kasi yung mga kits ngayon na LPE. Ang gandang pang-disrupt ng vacuum ni Arms at siya yung nag-start yung laban na yun. To the point na nagulat yung ONIC, napilitan actually yung ONIC na lumaban. Nabawal kang mabigong simula ka na rin fight na yun. Usually, ONIC yung nagsisimula. So with this LPE, kailangan lang nila again, good positioning and good setup. Mula kay Arms and pangalawa mukha rin mula din kay Bimo. Oh no, Lars, that's the deadly magic coming in. Pero hindi siya mamamatay dito. Otter Inferno already burned. And natatawa mo man, sabi mo kanina, Lord Poke lang. Pero ito si Aspect pag pumasok, and who knows eh, sapok. Oo, sasapokin niya talaga eh. Pero ito ang nasapok. Oh no, Jake the Dog. Pwede dito mo makikita yung report ng ONIC eh. Kasi after nilang may nakita na nag-poke dito ang side ng LPE, may mag-report sa ONIC na dito sila sa baba. So good tayo ngayon, may ash na si Jay. And nako, wala ka nang kailangan gawin ONIC. Kasi LPE, kailangan mo mag-pack. Kasi pwede kang mag-hang. Kasi alam mo na, biglang may Jay na lalabas. Tumatakbo, pero mukhang lalaban na lang dahil no choice na. 10 pesos na mag-hang sa spawn and Esmeralda points na. Nila sa pasok ng ONIC. And then go for an ambush. Ito talaga. Kung makakalabas pa kaya sila. Namaksa numero ang ONIC nito. Kahit bilang LPE, they have to respect this. Pero lalabanan nata si Arts, wala nang takas dito. As a new case, at this time, ang magiging style niya bago sa pagkamatay. At tuloy-tuloy na nga dito ang Alice. Pero tignan natin kung papasok ba dito ang ONIC. This is one hard game. Wow. Nako, umi, pumasok na. Oh no, Bimo, bumagsak agad. The damage from the thing is just over. At mukhang in-guard na nga, pumupokus dito sa crystal. Pero dito pa sila sa mid-range. Nabibigyan ng space bigla yung ONIC PH. Remember, if you're if you're up against an Angela Kong, automatic lagging ng backup yun eh. And it seems like kailangan ONIC mo kagad yung will sweep tao na binubush nyo. Siguro kaya rin sila kumuha dito ng deadly magic. For match number 3, it's the same lineup ng game number 1, Omi. And bakit mo nga ba ayusin ang hindi sira? Pumasok, magkamali, and then go for an outlet. Moment is brought to you by head and shoulders. Put your game face on and ganyan na ganyan na nagpatalo sa kanila. Those awkward hashtag GG moments na magkamali ang head and shoulders. Kaso ang nangyari, maliban na nagkamali. Wow. ONIC getting 3 points. So for this game 2, last time nakuha sila ng 2, so mabibigyan sila ngayon dito ng 5 total points para sa kanilang bracket. Actually, tinignan ko na yung win condition ng LPE dito. Again, this lineup is better against this lineup. Nakita na natin kanina, nung nag-draft tayo, pwede na lang ulitin. Patient. Ito, at Angela Kong, ang kailangan lang nila dito palitan ay yung side nga. Mimili lang sila kung yung Radius or Max. Kailangan mo lang side na kaya magsuloy. Tapos yung apat, bahala na eh. Tama ka dyan, Magic. I feel like at kung kayo buhay pa pala ang respecting the Angela Kong. Definitely. Sana nila respeto na lang nila. Sana tinaabangan na dito si Aspect. Pero habang nangyayari yun, again, the power of this direction. Ang dami lang siya, pero may nangyayari talaga na kaya nagtatitle malalay si Lar. And again, they're hoping for them to get the pink thumbs, pero nabibitin. Your LPE, yeah, they all need to be patient. Yung lang masasabi ko dito, talaga mapapasan ng Angela. Kasi ang daming mga parts ng laban na nabate sila dito. First things first, una kailangan din nila dito ng anti-regen. Because they're up against a Thumbs and Alice.
So hindi talaga nila mababurst kagad. Oh no, deadly magic. Same lineup, same approach, and mukhang same result for ONIC Speed. Getting a clean 2-0 feed against LPE. And welcome to the Anime Fan. My name is Midnight, and pag-usapan natin kung ano yung mga contributing factors. I think ang pwede gawin talaga dito ng LPE first, get a pick off, and probably use the diversion to defend. Brought to you by Smart. To defend or just go somewhere else. Pero look at that. Even Smart. For can all. Burst down now, someone. Let's look at the items of Dillard. Interesting kasi yung item ni Dillard dito. As in, sobra interesting. Bilis. Look at this. Cursed Helmet, Dominant Eye, oh my. Halberd. This is yan looking bad right now for LPE. At eto pa, look at that. That. Si Jay pa nagsimula nung laban doon. Like this is the Art Guard with the Tempest of Blades. Pero mukhang easy exit na pala muna. Sabi ni Dillard dito, okay guys, wala tayong tank, walang tatang kailangan ng Aris, walang tatang kailangan yes, and wala rin magbabawas ng T-Gen ni Esmeralda. Ako na lahat. Okay, sabi ni Dillard, ako na lahat dito. And of course, yeah, syempre yung ibang kampanya, yung usual route din yung kanilang pupunta. Kasi wala namang kailangan mag-deviate sa game nila or yung standard ng mga hero nila. It's so just that yan, good position adjustment, unahan nila sa bush, i-ambush nila dito kung sino man ang pumasok sa ONIC. Kasi kaya nila maging ulit. Ng ONIC. Tsaka yung Angela, kaya may stun sila, may Louis sila, may dead magic sila. Huwag lang talaga silang magpapauna sa MPL. And tama lang dapat yung focus file nila dito. Dapat pag may pumasok na isa, lahat ng skill ba to doon? And then back, defend after. Wala kang kaya talaga ng LPE baka let's look at the game highlights brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game grade with Smart, free game for all. Ito yung sinasabi natin kanina na foothold ng LPE, getting clean kill on the Thames. Pero hindi sa moment na ito, nanakaw pa actually ni yung turtle with the retribution steel. And look at the play, look at the play style of Dillard. Siya yung front line, siya yung nagbabawas, siya yung maharang sa heroes ng LPE. Arts actually made a good play here with the union reaction, kapatama niya sa dalawang players, pero it is not enough to take down the heroes or to win the fight. Pero again, yung burst na meron na yung ONIC dito with the ring is the damage output of LPE actually bringing out the teamfight of the side of ONIC. Iyak nung, ano talaga yun, ito yung typical na player na sobrang consistent maglaro. Kung anong ginagawa niya sa teamfight, yun talaga yung dapat niyang gawin. And every single time, nakita natin nung game 1, nahayat ni Shade pumasok, then he comes in. Same pa rin nung game 2, same concept, the teamfight looks the same. Every single time na nakakita sila ng opportunity, Hate and Dillard goes in, the sutotang ng ONIC dito with the Dillard, then iyak nung just secure an area for ONIC to win. Kumbaga parang siya yung final hurrah ng ONIC PH dito. No? Now again, Dillard doing the same thing, acting like a tank, giving vision for ONIC PH. Even though napatay siya rito, at least you saw four heroes of LPE on the orange buff. That allows for more plays on the side of ONIC PH. And now, again, look at this Hate coming in, then Iyakno raising the pitch. It's still the same storyline. Papasok si Iyakno once na magiklean up siya. And at the end of the day, the teamfight was just heavily massive on the side of ONIC PH. Actually, the gold lead as well, ONIC PH amounted to an amount of 40,000 gold lead on the back of the MVP, Iyakno. I mean, Alice on Iyakno. This MVP is brought to you by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. Siyempre, hindi natin nakakalimutan yung effort ni Iyakno simula game 1 hanggang ngayong game 2. Being the consistent pillar for ONIC PH, getting a damage of 27,892 against LPE. Even though kill participation is 41%, this is due to Dillard's playstyle. No? Kasi siya lang lagi yung nakikipagbalag-bagad sa side ng LPE. But of course, the consistency is there kung ano yung kailangan niyang gawin sa game. The follow-up, the Alice is always there. Super reliable for the side of ONIC PH. And this consistency, the pillars of ONIC PH resulted in a 2-0 win against LPE. Napakaganda ng laro ng ONIC PH. Dito, papasok no? Si Hate, tapos alam mo na, bilang may J na lalabas. So, ang pwede gawin dito ng MPE, pwesto sila, hanap sila ng magandang push na, or ipredict nila saan papasok yung ONIC, and then go for an ambush. Yun talaga. Kaso, makakalabas pa kaya sila.
base nila dito. Iyak to, he already knows na kaya niya tapatan. Pero para doon sa napakatapos si mong analysis for that streak. Balik kami ang podcasters niyo sa mid lane. Series na sobrang machine in on the top side. Natanong si Nord just yet. Pero tingnan natin kung papasok pa rin ito ang ONIC. This is one hard game. Nako, may pumasok na. Oh no, Bimo, bumagsak agad. The damage from the league is just moving. At mukhang yung Nord na nga, kumubuong sa ito sa Terran. Pero dito kasi sa mid lane, hinahakal ko na nila ang base dito ng LPE. Gusto na nilang kunin ang speed na to. Bumili pa nga ng unang distance si Kyrie. Nagkakaitan na, pero bot lane pa nga. Looks like they will go for the classic cleanup before they actually take this game. And it seems like ONIC will sweep. Kung hindi na pinasyon, may sweep sanang nagagawa yung LPE. For match number 3, it's the same.